Alhamdulillah. Hamdan katiran tayyiban mubarakan fi wa la udwanu ila ala zalimin was salatu was salam ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mabad. So alhamdulillah dahil mabiyaya ang ating Tuesday at inshallah tuloy-tuloy tayo sa pag-aaral. Ang ating minsan na ating pag-aralan ay patungkol sa tinatawag na Kitabul Kabair. Ibig sabihin, ang mga kasalanan mula sa major sins hanggang sa pababa. Upang maalaman natin at maging ibig sabihin, maging aware tayo sa mga bagay na dapat nating iwasan. Sa malulating Quran ay binanggit ni Allah ang pinakamahalagang paalala niya sa atin sa chapter 4 ng surat An-Nisa verse 48 na winika ni Allah, Inna Allah la yagbiru ayusrika bi wa yagbiru maduna dalika liman yasha. Katotohanan, hindi pinapatawad ni Allah ang sino mang maglagay sa kanya ng pag o katamban. So hindi niya pinapatawad ang sino mang maglagay sa kanya ng katamban kapag siya inabutan ng kamatayan. Wayag pirumaduna, at binigyan naman niya ng kasagutan, pinapatawad niya ang anumang kasalanan na hindi umabot sa pagtatamban. So, special na binanggit niya yung pagtatamban. Na kapag inabutan ka ng kamatayan, na ikay nagtatambal kay Allah, meron kang pinapaniwalaan na iba, maliban pa kay Allah, inabutan ka ng kamatayan, hindi ka niya patatawarin. Kaya, yung major sins, binanggit ito, yung pagtatambal ang pinakamatinding kasalanan. Na pag inabutan ka ng kamatayan, wala ka ng pag-asa pa sa kabilang buhay. Then, binanggit niya na anumang kasalanan hindi umabot sa pagtatambal, pinapatawad niya. Kaya, anong dapat natin gawin kung kanyang sinegregate ang iba't ibang kasalanan, then in-special niya ang malaking kasalanan na number one, inilagay niya sa number one, at ito ay tinawag niyang pagtatamban. So, meron tayong tinatawag na major sin, kabair, Kitabul Kabair. Ito ay 70 kasalanan mula sa number one hanggang sa ikapitumpung kasalanan, sinumpa mo ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang pinaka last in 70 sins na kung saan sa 70 major sins na ito. Sa number one ay pagtatambal. So mapapansin natin, pinapatawad niya ang anumang kasalanan mula doon hanggang sa pababa pagkatapos ng pagtatambal. Kanyang binanggit lahat, ibig sabihin lahat ng kasalanan na gagawa o nagawa ng tao, pinapatawad ni Allah. Kung ikaw ay humingi ng kapatawaran. Kung ikaw ay humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itong librong ito ay napakahalagang pag-aralan. Pinag-aralan nila ang 70 kinds of sins, major sins, na kung saan iniwasan ito ng, ibig sabihin, hindi masyadong napapansin ng mga kamusliman. Kaya nga, si isa sa mga sahaba, si Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, nung tanungin niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagtatanong kung anong kagandahan ng paraiso, kasi marami nang nagtatanong. Kaya tinanong niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yung mga kasalanan na kung saan ay maglalayo sa kanya sa paraiso. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ang tanong na matagal ko nang hinihintay sa inyo. Kaya sinulat itong major sins na ito para malalaman natin ano yung mga kasalanan na dapat nating maalaman na minsan nakakalimutan natin, minsan maaring yung pagtatambal ay akala natin ay hanggang doon lamang sa hindi paniniwala sa kay Jesus, or mga imahe o mga rebulto. So
So ang akala natin ay mga hanggang doon lang o mga agimat. So maraming kasalanan na binanggit dito na maaaring papasok sa tinatawag na major sins. Kaya ibinigay natin ang example na ito na kung saan ang sumulat na ito ay talagang pinaghirapan niya para lamang maiparating sa atin sa ating kapanahunan. Kaya ang number one na sinabi niya dito, ashirku billah. Ang unang-una ay ang pinakamalaking kasalanan ay ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan ito ay may dalawang uri na mga na, tinatawag na napakalaking kasalanan. Yung binanggit natin, kasalanan na pagtatambal na pag inabutan ka ng kamatayan, hindi ka mapapatawad ni Allah. At mga kasalanan na hindi umabot sa pagtatambal, lahat na yun, lahat ng uri ng kasalanan pababa, yun ang pangalawang kasalanan. Lahat na yun nagsama-sama. Kaya, itong pagtatambal na ito, ay sinegregate niya, in-special niya, para mag-ingat ang tao. Kaya nga ang tauhid, kaya ang tauhid, ang kaisahan ni Allah, ay malalim na pinag-aralan ng lahat ng mga Muslim. Kaya maraming mga tinatawag na mga yumayakap sa Islam, pumapasok sa pananampalatayang Islam, at naging nagmumurtad, ibig sabihin bumaliktad, lumabas sa Islam kasi hindi niya napag-aralan yung tinatawag na pagtatambal. So kahit umakap ka sa Islam, kung hindi mo pag-aralan kung ano ang kaisahan ng Diyos at ano ang sumisira sa pagkilala sa nag-iisang Diyos, lalabas at lalabas ka sa Islam. Or maring hindi mo namamalayan na sa loob ka ng Islam akala mo, pero nagtatambal ka. Kaya ganun kahalaga ang pag-aaral nitong tinatawag na tauhid, ang kaisahan ni Allah, dahil ito ang pinaka number one na kasalanan na hindi mapapatawad kapag ikay inabutan ng kamatayan. Kaya nga sabi ni Allah, may mga tao na kung saan waminan nasiyat yattakidu min dunillahi kayuhibbullah. May mga tao na kinukuha nila, kumukuha sila ng itatambal kay Allah at kanilang iniibig ito, minamahal nila ito ng kapantay ng pagmamahal kay Allah. Matindi ang kanilang pagmamahal sa kanilang tinatambal kay Allah, hindi nila ito namamalayan kasi hindi nila alam na ang pagtatambal pala ay malaking kasalanan. So minsan yung pagmamahal mo, maaaring hindi mo alam, nagmamahal ka sa isang bagay, tao, kayamanan, halos pumantay na ito sa kay Allah, ang iyong pagmamahal. So ito ay nahulog sa pagtatambal. Kaya anong warning ni, isa sa mga warning ni Propeta Muhammad SAW patungkol sa pagmamahal? Huwag kang labis magmahal, sapagkat darating ang araw, ang iyong minamahal ay magiging kaaway mo. At huwag kang labis na mamuhi sa iyong kapwa dahil hindi siya nanampalataya o maaaring siya ay masama ang kanyang paniniwala sa panampalatayang Islam. Huwag kang masyadong mamuhi sapagkat darating araw, mamahalin mo siya. Kaya tayo, hindi tayo masyadong namumuhi, hindi tayo masyadong nagmamahal. Ibig sabihin, ang pagmamahal mo, hindi pa yung parang ang pagmamahal mo ay hindi na halos akala mo mawawala. Maraming epekto sa buhay ng tao ang labis na pagmamahal. Ang labis na pagmamahal unang-una nahulog sa pagtatambal. Shirk. At ang labis na pagmamahal dahil sa kanyang pagmamahal, pag nawala yung kanyang minamahal, umabaksak ang kanyang paniniwala, pananampalataya. 'Yun ang sanhi ng pagkahulog niya sa pagtatambal. Dahil lumalabas na minamahal niya ang isang bagay na yon, kapantay ni Allah, kaya nang mawala ito sa kanya, labis ang kanyang pagkawala ng pananampalataya. So hindi niya alam, nagtatambal na pala siya. Kaya ang labis na pagmamahal ay nakakasira sa pananampalataya ng isang manampalatayang Muslim. Pangalawa, sobrang muhi mo sa kapwa mo, nilalait mo na siya, dahil sa kanyang kawalan ng pananampalataya, hindi mo alam na ang gabay ay nasa kay Allah. So ginabayan ni Allah ang kinamumuhian mo. So anong magiging obligasyon mo?
obligado kang malin ang iyong kapatid sa panampalataya. Dati mong kinamumuhian, halos gusto mo na siyang patayin sa iyong isip, pero bigla siyang umakap sa Islam. Obligado ka ngayon mahalin ang iyong kinamumuhian. Kaya huwag labis magmahal, huwag labis mamuhi sa iyong kinamumuhian. Dahil baaling ito ay babaliktad. Kaya iniingatan natin ang pananampalataya natin, huwag kang labis magmahal sa iyong kayamanan, huwag kang labis magmahal sa iyong asawa, huwag kang labis magmahal sa iyong pagnanasa, kung ano man yan. Huwag kang labis na mamuhi sa anumang bagay na kinamumuhian mo. Dahil tulad ng sinabi ni Allah, kinukuha nila ang tinatambal nila kay Allah at pinapantay nila ang kanilang pagmamahal. Kapantay ng kung gaano nila kamahal ang kanilang Panginoong Diyos na si Allah, ganun din ang kanilang pagmamahal doon sa kanilang itinatambal kay Allah. Kaya ang shirk ay nahati ito sa dalawa. Ngunit, itong unang kasalanan na ito ng pagtatambal na ito ay maraming sanga-sanga. Marami siyang sanga-sanga na dapat nating pagpakaingatan, sapagkat ito ang dahilan kung bakit nalaglag ang tao sa apoy ng impyerno. Kaya sabi ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nais kong malaman niya Rasulullah ano yung mga kasalanan na maglalayo sa akin sa paraiso. Kasi yung iba, pag nandyan ang propeta, gusto nilang marinig ang paraiso. Kaya lumalakas yung faith nila. Okay yun. Pero nakalimutan natin na maring okay, nangarap ka ng paraiso, hindi mo naramdaman na hurog ka sa iyong pagtatambal. Kaya ito ang isang bagay na dapat nating pakaingatan, na kung hindi natin ito namamalayan, ay mahulog tayo doon sa bagay, kung hindi sa una, doon sa pangalawa. Kaya sa suratun Nisa, binanggit ni Allah doon na zuina linnasi, ang ginawa ni Allah na kaibig-ibig, kamahal-mahal sa tao ay ang alin? Hindi. Impyerno siya kung lumabis ka doon sa bagay na yon. Pinaganda ni Allah sa tao ang kanyang pagmamahal saan? Sa kanyang? Sa babae. Sa kanyang anak. Kasi una-unang minamahal ng tao, ng lalaki, babae, bago siya magkaanak. At pag siya ay nagkaanak, nahulog naman ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Kung gaano niya kamahal yung kanyang asawa, pero pag nagkaroon siya ng anak, mas labis ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Kasi bakit? Dugo na niya yun . Yun ang dahilan nun. Kaya ang pagmamahal natin, pag tayo ay nagkaroon ng anak, doon naman nakapokus ngayon ang iyong pagmamahal sa iyong mga anak. Kasi iba yung asawa . Kasi yung asawa, mahal mo siya nung siya ay nililigawan mo. May mga ganun, nililigawan mo. At nang maging asawa mo, naging kasama mo, so naging maligaya ka na kasama siya, minahal mo siya. Pero nang siya ay magkaanak, nagkaroon ka ng anak, yung pagmamahal mo sa asawa mo ay nadagdagan doon sa iyong mga anak. Kasi pagdating sa anak, hindi mo siya kayang baliwalain kahit isang saglit ang iyong anak sa labis ng yung tulak ng pagmamahal ng isang dugo. Isipan ay konektado to sa, kasi ang kaya winika ni Allah na huwag niyong putilin ang pagkakamag-anak. Irham, ibig sabihin itong sinapupunan, galing sa word na rahim, ibig sabihin habag. Kaya tayo nanggaling sa salitang rahim sa pangalan ni Allah para ang pagmamahal at habag natin hindi mawala sa ating kamag-anak. Kaya doon naman kinuha ang ating pagiging isang pagkakapamilya doon sa katangian ni Allah na siya ay mahabagin. Kaya yung pagmamahal natin sa ating mga kadugo, sa ating hindi katulad ng pagmamahal natin sa hindi nating kadugo. Kaya minsan nasusubukan tayo sa ating pagmamahal sa reliyon natin at sa ating mga kadugo.
nasusubukan ang ating pananampalataya, minsan ay hindi mo siya maitatakwil kasi kadugo mo siya. Kahit nasasaktan yung Islam, pero hindi mo siya, hindi ka makapagsalita ng labis na maring ikaputol nyo ng iyong pagkakamag-anak. Dahil winika rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag nyo putulin ang inyong pagkakamag-anak. Kaya ito ay isang dapat nating maalaman na ang isang kasalanan na ito na binanggit sa tinatawag na pagtatambal ay pakaingatan natin ang dalawang bagay nito. So napakarami pang makakasalanan dito na dapat nating maalaman. Pero ito ay binigyan ko lamang ng konting paalala sa inyo para sa sunod ay inshallah mapag-aralan natin ng tuloy-tuloy dito. Dahil tayo ay gumagabi na at makakain tayo. So hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hindi. Depende sa manggagamot. Kailangan mo ng manok. Ah, iba yun.